Hi everyone! Napapansin ko, usong-usong ngayon ang short stem at long handlebar. Kung nag-iisip kang mag-upgrade sa ganitong setup, alamin mo muna kung ano ang epekto nito sa handling ng bike mo. Umpisahan natin sa stem length. Ang haba ng stem ay nakaka-apekto sa center ng gravity ng katawan mo sa bike. Kapag naka-short stem ka, ang center of gravity mo ay mas malapit sa likod ng bike, at pag naka-long stem ka naman, ang center of gravity mo ay mas malapit towards the front of the bike. Ang tanong is, nasan ba dapat ang center of gravity ng bike? Well, depende yan sa geometry ng bike mo at saka sa riding style mo. Pag XC trails, usually fast flowing yan eh, saka maraming climbs. Kaya usually sa mga XC bikes, common ang long stem kasi mas efficient kapag uphill, at yung position ng katawan mo is efficient din kapag pumipedal. Sa geometry, common na kapag naka-long stem, usually, yung head angle ng bike is steep. Usually, ang mga XC bike, ang stem na meron dyan, around 80mm hanggang 110mm. Ang negative nga lang dito is kapag downhill or kapag descent, hindi siya stable at merong chance na mag-over the bars ka. Kasi nga, yung weight mo is biased toward the front. Pero kung ang trail naman ay maraming descents, mas suitable ang short stem. Kasi yung weight mo is biased toward the back, so less yung chance na mag-over the bars ka. Mas stable din pag high-speed downhill. Common din na yung short stem ay pinapartner sa slack head tube angle ng bikes. Ang negative nga lang dito is kapag uphill, minsan yung front wheel mo ay, dahil nga wala kang weight dun eh, nangyari umaangat minsan, tsaka minsan malikot. Sa mga downhill bikes, common ang 40mm at 50mm na stems. At sa mga trail bikes naman, dahil kailangan mo pa rin namang pumedal uphill minsan, tsaka kailangan mo rin pumedal papunta sa trailhead, usually, ang mga trail bikes, common ang 60mm at 70mm na stem. Remember na sa bike geometry, kasama ang stem length sa design consideration. Kaya mahalaga na pag bumili ka ng bike, tama yung frame size sa'yo. Pwede ka naman magpalit ng mas mahaba or mas maikling stem kapag medyo malaki or medyo maliit yung frame size sa'yo. Pero dapat hindi masyadong malaki yung difference para hindi maapektuhan yung weight distribution. Ang problema kasi is halimbawa, bumili ka ng bike na 90mm ang stem, large, pero dapat medium lang yung sa'yo. Masyadong malaki sa'yo yung bike, masyadong mahaba yung reach, so gusto mong iklian, ginawa mong 40mm. Kapag ginawa mo yon, sobrang maapektuhan yung handling ng bike kasi yung weight distribution is rear bias na. Yung center of gravity mo is towards the back. Pero ang riding style mo pala is XC, more on climbs, flats, tsaka fast flowing trails. Then, maapektuhan nun yung handling ng bike mo negatively. Another example is, let's say, tama naman yung fit ng bike sa'yo, XC 90mm. Pero recently, ang mga rides na ginagawa mo is sa mga trails na puro descent na. Kapag nagpalit ka ng 50mm or 40mm, maapektuhan nun yung handling ng bike mo pero in a positive way kasi tumutugma na yon sa riding style mo. Pero kung hindi naman nagbago yung riding style mo, gusto mo lang palitan ng mas maikli, then that will affect the handling of your bike negatively. Kaya mahalaga na bago ka magpalit ng parts, alam mo yung riding style mo at alam mo yung magiging epekto nun sa bike mo. Second is, tamang handlebar length. The shorter the stem, the longer the handlebar. At kapag longer naman yung stem mo, shorter yung handlebar. For today's standard, common na kapag naka 40mm or 50mm ka na stem, ang handlebar mo is around 760mm. Ang 780 at 800mm naman is practical para sa mga downhill bikes. Kasi yung extra leverage na binibigay ng longer handlebar is mahalaga, lalo na sa mga super technical terrain. Pag 80mm naman ang stem or longer, common ang 740mm or shorter na handlebar. Pero bakit nga ba? Ganito kasi yan, yung ating handlebar is a simple machine. Yung center ng steerer tube, yun yung ating pivot point. At yung dulo naman ng handlebar kung saan tayo nakahawak, dun tayo nag-a-apply ng force. As long as you have the same distance from the center of the steerer tube, parehas lang ang leverage. Sa example na to, parehas 760mm yung ginamit na handlebar. Sa left side, makikita mo na sa 40mm na stem,
sakto lang sa ideal distance from the center of stirrer tube, yung dulo ng handlebar. Pero sa 80mm, lagpas na. To achieve the same leverage, ang requirement na lang is 740mm na handlebar. Ang extreme example niyan is road bikes. Kung mapapansin nyo, sobrang ikli lang ng mga handlebar niyan, pero sobrang haba ng stem, tsaka meron pang reach. Sa steering input naman, kapag naka-short stem at long handlebar ka, is mas direct yung steering input kasi mas malapit ka sa pivot point, which is yung stirrer tube. Sa longer stem naman, dahil lumalayo yung center ng handlebar mo sa stirrer tube, nagkakaroon ng side-to-side movement. Yun lang naman ang mga bagay na dapat mong i-consider kapag nag-upgrade ka or nagpalit ka ng stem tsaka handlebar combination. Kaya bago ka magpalit, napakahalaga na alam mo kung ano yung riding style mo at kailangan mo ring i-consider yung geometry ng bike mo. Kasi in the end, ikaw lang naman ang nakakaalam kung ano yung best para sa'yo. Sana na-appreciate mo ang video na to. At kung nagustuhan mo, click like and consider nyo na rin mag-subscribe. Yun lang sapat na motivation para gumawa ng quality videos para sa inyo.